Hindi ka ba doon naiingit kay Anna Ramsey na meron siyang regular show sa Showtime? Kasi pareho naman daw kayo napansin sa Showtime, di ba? Pero wala naman siyang kayo. She's super, such a friend, and her manager, Von, is like, sobrang sinasabi ko lagi, and it's key to me of like, a wonderful talent and manager relationship. So, like I said, I celebrate the seasons of others. Hindi ko ina-entertain ang salitang inggit. Kasi if I did, wala akong magagandang kaibigan. Eh, lahat ng mga kaibigan ko, ang gaganda, ang gagwapo. So, tayo as human beings, you know, like, tanggalin na natin yung salitang inggit. You know, yung salitang, okay, this is a debatable term for me, ha? Pero ine-explore ko rin yung, even yung pagsabi, dati kasi join ako sa sana, oh, in reality, when I realized na parang sana all, medyo meron siyang weird feeling na parang may ganun din eh, may certain parang, uy, buti pa sila. Yung ganun yung, ganun ba yung ibig sabihin niya? Parang ganun, parang may gusto kang parang may positive and negative ano siya. Meron siyang ibang dala din. So parang, I'm trying to also take care of the words that I say. Na even if it's like very popular and trendy, at the same time, I don't wanna feel na parang uy, sana ako din. Pero magkaibigan daw ba kayo ni Anna? Of course! As in, super! Lumalabas kayo hanggang ngayon? Ganun. Hindi, pero pag nagkaka-work kami, ay busy siya, busy din ako eh. Pero, but every time na nagkikita kami, talagang, ano, 1 to 10, 11. Talaga, and, taas ah. No, taas. Nagpakita ka ba ng motive sa Showtime that you wanna post, parang gano'n, parang baka you wanna... Yung kahit sa online, ano, diba? May gano'n ba? Parang alam ba nila that you want, baka naman daw... Tapos lalo pat wala si Anna? Oo, wala si Anna. Hindi ka ba nagsabi sa kanila, uy, baka pwede naman. Parang ang hirap din mag-ganon eh. Parang baka naman. Parang hindi mo ano... Parang hindi... Kasi parang ikaw, very vocal ka na gusto mo, diba? Oh, ano naman ako, parang... parang gano'n. Oh, tapos kasi parang swak naman kay ni Vice, 'di ba? Lalo na nung nag may report ka. Tapos marami rin yung sabi nung sumali ka sa ano, tawag ng panghalan sa celebrity. Oh, ano na 'yan, host na 'yan. Ganyan kasi parang yung ano, yung tandem niya during that. Correct. Ina-expect nila tapos biglang wala. Parang gano'n. Parang love lang din 'yan minsan, 'di ba? Expectation. Ano, sobrang yun nga eh, more than anything, I only have gratitude towards Showtime and tawag ng tanghalan. Gratitude, yung talagang thank you that you've helped me find my voice again. At the end of the day, hindi ako naghahangad ng, oh, please, give me more. Ayun eh, parang, di ba, parang the fact na they encouraged me to join the contest, they encouraged me to sing again, they encouraged me, I can't repay that with anything. Para ma-discover ko ulit na, uy, kumakanta pa pala ako, or I can, even if the only person who believed in me was tatay, ngayon, ang dami pala naniniwala na I can sing. So, ngayon, pagka nagtatrabaho ako, uy, na ano, she's second runner-up sa tawag ng tanghalan. She's really a singer. So, parang, ay, wow, salamat sa tawag ng tanghalan. Salamat sa Showtime. It's Showtime for giving me this opportunity. So, ganun lang ako. And in time, if mabigyan ng chance, sabi ko nga, nilapitan ko si Chang Ami noon. Sabi ko sa kanya, if there's anyone who is truly like, yung parang bamboo, napaka-versatile, through the times talagang, she stays relevant and so potent, it's Chang Ami. Nilapitan ko siya and I told her, you're really one of the pet malu Lodi. Talaga. As in, Lodi pet malu to the max. Kasi through the years, lahat ng medium na dinaanan niya, she's still remaining herself and she's still so intelligent and so generous with her talent na it's not about how many projects she has, it's about kung ano meron siya, binibigay niya yung best niya. And I love Chang Ami for that. Even Vice, di ba? Si Mimi, parang grabe. Pinapanood namin siya dati ng pamilya ko. Tatay ko, favorite na favorite siya sa punchline. Kung nakikita lang niya na may mga pa-eksena na batuhan kami ni Vice sa Showtime. Oh my gosh! So parang mag-melt yung puso ng dad ko. So, thank you! Sana panoorin niyo.